Matapos nga mga idol ng injury ni Anthony Davis kahapon against sa team ng Utah Jazz, ngayong araw mga idol na meron na ngang update kung ano ba talaga ang natamong injury neto ni AD. Kahapon ngay magandang resulta ng x-ray neto ni Anthony Davis at wala naman daw bale or fracture sa kanyang ankle. At ngayon nga mga idol, tines muli itong kalagayan ng injury ni AD at mga idol, ito na nga ang nakita nila. Meron nga daw itong si Anthony Davis na midfoot sprain. Yan nga mga idol ang natamo niya against sa team ng Utah Jazz. At inaasahan mga idol na itong si Anthony Davis ay i-re-evaluate after 4 weeks. Isang buwan nga na mawawala si Anthony Davis para sa Lakers mga idol at hindi pa yan sigurado at baka madagdagan pa nga dahil after 4 weeks i-re-evaluate pa lamang siya at titingnan nga kung magandang resulta ng kanyang pagre-rehab. Kaya nga't ang tansya mga idol, maximum daw na mawala itong si AD ay 5 to 6 weeks kung saan mga idol, yan nga ay patapos na ang regular season. Bandang katapusan nga yan ng March or early April. Yan nga mga idol, ang hindi magandang balita patungkol dito kay Anthony Davis, medyo may kalalaan nga yung kanyang injury na natamo sa kanyang ankle. So get well soon nga mga idol dito sa superstar big man ng Lakers na si Anthony Davis. At sa ating next balita nga mga idol patungkol dito kay DeMar DeRozan dahil nga binasag niya nga mga idol ang history itong record ni Wilt Chamberlain na kung saan nga mga idol ang record na ito ay ang pinakamaraming game nga na sunod-sunod na 35 plus points na meron ngang 50% field goal percentage. Yan nga mga idol ang history at record ngayon ni DeMar DeRozan. Sa kanya na nga yan mga idol at pwede niya pa yung dagdagan sa mga susunod nilang laban. Kaya nga ngayon mga idol, sinasuggest ng mga NBA fans, dapat daw itong si DeMar DeRozan ngayong season ay nasa MVP conversation. Hindi nga lamang dapat daw itong sila Nikola Jokic, Joel Embiid, sila Giannis, dapat daw bigyan din ng pansin ang ginagawa ni DeMar DeRozan sa kanyang ang bagong team na Chicago Bulls. At dahil din naman kasi mga idol, itong si DeRozan, career high ang ina-average ngayong season na ito. 28.1 points per game, 5.2 rebounds and 5.1 assists. At ginagawa niya nga yan mga idol sa 51% field goal percentage, 34% naman sa 3-point line, at pagdating naman sa kanyang mga free throws ay 86%. Kaya nga't MVP worthy nga daw itong mga numerong itinatala ni DeRozan ngayong season na ito. Pero anyways nga mga idol, para nga sa ating next at panguling balita na patungkol ito kay Zion Williamson. Hindi nga magandang balita sa kanya mga idol kahapon. Sinabi kasi na maaari nga daw kailanganin pa ni Zion na isa pa nga daw pag-oopera sa kanyang injury. Second surgery nga daw mga idol sa kanyang right foot. Kaya nga't pinapangambahan ng mga NBA fans mga idol, baka daw itong si Zion ang Greg Oden 2.0. Pero mga idol, sana wag naman at makarecover ng maayos itong si Zion at makabalik nga siya sa paglalaro sa NBA. Pero anyways mga idol, yan na lamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!